Mainit nga ang ulo ng mga Lakers fans ngayon, mga idol, dito sa kanilang coach. Binabatikos nga itong si Darvin Ham matapos nga na marinig ng mga Lakers fans ang kanyang mga sinabi sa kanyang post-game interview. Patungkol yan, mga idol, sa naging paglalaro ng Lakers at pati na rin ng Portland Trail Blazers. At unahin na nga natin itong sinabi niya patungkol kay Damian Lillard. Natanong kasi siya ng reporter kung ano ba dapat daw ang ginawa nila para na-slow down man lang daw itong si Lillard na pahirapan at hindi nga umabot sa 30 points in the first half. Ang naging sagot nga ni Coach Darvin Ham dyan, mga idol, ang naging summary niya dyan ay I don't know what to do. Hindi niya na nga daw alam ang kanyang gagawin unless na nga lang daw nakunin nila yung sapatos ni Damian Lillard at hindi siya palaruin. At yan, mga idol, ang isa sa mga nagpainit sa ulo ng mga Lakers fans. Kaya naman daw pala walang adjustment na magawa itong si Coach Darvin Ham sa gitna ng laban ay dahil hindi niya alam talaga ang kanyang gagawin. Nagre-regret nga sila, mga idol. Mas magaling pa nga daw si Coach Frank Vogel pagdating sa mga adjustments pati na rin daw sa mga lineups. May mga wing player na nga daw itong Lakers, mga idol. Andiyan si Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Troy Brown Jr. Pero pinapatakbo pa nga rin daw ni Coach Darvin Ham ang kanyang 3-guard lineup. Tapos kanina rin, mga idol, nagpainit din sa mga ulo ng mga Lakers fans na in-start niya nga itong si D'Angelo Russell at si Dennis Schroeder. At sinabi niya, mga idol, ipagpapatuloy niya pa nga rin daw ito sa future. At ang rason niya nga dyan, mga idol, ay dahil nga daw kapag nasa break sila, fast break, ay mas maraming ball handler, mas better para nga daw mabilis ang kanilang paglalaro at hindi nahanap ng isang gwardiya pa. Kapag dalawa daw yung gwardiya ay mas mapapabilis ang paglalaro ng Lakers. Kaso ang problema niyan, mga idol, ay wala na si Westbrook, di ba? Kailangan ng point guard ng team ng Lakers, mga idol, sa bench sa kanilang second unit. Pinagsabay niya si Schroeder at D'Angelo Russell. Kaya naman, mga idol, yung second unit ng Lakers ay panay isolation ang ginawa. Hindi nga makaran ng plays ng maayos dahil wala nga silang traditional point guard. At mga idol, hindi lamang yan. Ang nagpainit nga rin sa mga ulo ng mga Lakers fans ay ang sinabi niya nga patungkol sa depensa ng Lakers sa Blazers. Laban nga sa kanila ng first half, mga idol. Dahil nag-set lang naman ng franchise record ang Blazers ng 17 three-pointers in 2 quarters. At ang naging sagot nga dyan ni Coach Darvin na, mga idol, nung matanong nga siya na parang ang dami nga daw na open shots na ibinigay ng team ng Lakers. At ang kanyang naging sagot nga dyan, we check the analytical data at halftime. Chinek nga daw nila, mga idol, yung statistics, yung analytics, yung data. At ang lumabas nga daw doon, mga idol, sa data na yon, according to that data, yung kanila nga daw defensive shot quality ay would have been number 1 in the league. At mga idol, meron nga dito sa Twitter na nagpost ng lahat ng 3-pointers na itong ang Portland Trail Blazers. And mga idol, most of it ay hindi nga contested shots na masasabi. Yes, may sumasabay na player, pero I think, mga idol, makakapag-agree naman tayo na hindi nga yun sapat para i-bother yung mga 3-point shooters na itong Blazers. Meron pa nga sila dito, mga idol, na talagang open 3-pointers na ibinibigay. Tapos ang naging post-game interview at naging sagot ni Coach Darvin Ham, ang kanilang defensive shot quality nga daw would have been number 1 in the league. Pero nga, mga idol, parang napakalayo nga niya nang napanood natin sa first half nga ng Lakers at Blazers. Dahil talagang parang wala silang depensang nilalaro, mga idol, sa dami nga ng open shots na ibinibigay nga nila dito sa Blazers. Kaya naman ngayon, mga idol, ang mga Lakers fans ay hindi na napigilan ang kanilang mga sarili at sinabi na if far ang nga daw itong si Coach Darvin Ham. Nami-miss na nga daw nila si Coach Frank Vogel at least daw yon ay merong mid-game adjustments at marunong nga daw tumawag ng timeout kapag gumagawa ng run ang kabilang team. Anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo dito nga sa mainit na ulo ng mga Lakers fans? Sa tingin nyo ba tama lang na mainit ang kanilang ulo dahil nga sa sinabi ng kanilang coach or hindi nga? Komento nyo lamang yan, mga idol, sa ating comment section.